Halos konti lang po yung mga napagtagumpayan naming weekly task ni Kuya po. Sina? Sa akin naman po, ang kinakatakutan ko po that time is baka po hindi po ako mag-click with the other housemates thinking na sobrang mahihiyain po ako kasi po sa outside world, sanay lang po ako sa dance group ko, sa group of friends ko po, sa family ko po na kasama ko. Pero luckily po, talagang nakabuo po kami ng family po sa loob po ng bahay ni Kuya. Angela? So yun, before po akong pumasok, pag nanonood ka po talaga ng PBB, akala po natin puhod tasks and challenges lang po yung nangyayari. Pero pinaka-memorable po sa amin lahat ang hindi po namin in-expect. Sobrang dami pong time na nilaan sa amin para po makilala namin yung isa't isa. And at the same time, mas habang tumatagal po kami doon, lumalalim po talaga yung samahan ng bawat isa. Thank you. And mabilis lang din, ngayon na nasa showbiz na kayo, sino yung male and female stars na gusto nyo makatrabaho? Yan, nakikinig yung mga yes. Boys doon. No? Ngayon na lang kayo makikinig. Darcy. Ngayon nasa showbiz industry na po kami. Ang gusto po talaga makatrabaho po ay si Ate Vice. Ganda. Kasi bukod siya, gusto kong mahawa ng vibe niya kung paano siya magpatawa ng mga tao. Gusto ko rin mahawa ng positivity ni Ate Vice na kung mag-joke siya, talagang mapapasmile ka, talagang mapapatawa ka. Kaya yun, para sa akin, si Ate Vice, yung gusto ko kasi positive siya. Shami? Para po sa akin, yung gusto ko po makatrabaho sila, Andrea po, kasi since mga elementary po ako, idol na idol ko na po talaga si Andrea Brillantes po. Sa lalaki? Sa lalaki po, si ano po, si Kyle Echari po. Kasi, yun nga po, crush na crush ko din po siya, tsaka maganda din po yung boses niya po. So, manawagan tayo sa Dreamscape. May goals niyo, mag-goals tayo na. Okay, Gwen? Actually po sa akin, yun din po talaga yung gusto kong trabaho po kung sakali man po. Ganun. Yung Gold Squad. Gold Squad? Oh, po. Okay. Kasi hindi ko na din po sila naabutan dun sa loob ng bahay. And sa tingin ko po, makakasundo ko din naman po sila. Siyempre po, mga millennials na din po ngayon. Ganun po. And sa tingin ko, enjoy po silang kasama. Pero dun sa Gold Squad, sino yung crush mo? Crush ko? Between Kyle and Seth. Asik, alo ka dyan, lagot ako nito. Si ano ba? Si Shami kasi si Kyle daw. Si Shami? Oh, sige, si Seth na lang po. Baka po mag-aaral. Sila lahat po. Okay. Okay. Sila So ngayon po, na nasa showbiz na po ako, gusto ko po talaga makatrabaho yung Castiel po kasi simula po bata pa ako, super fan na po ako ng Castiel po. Especially po si Kuya DJ. Sheena? Gusto ko po talagang makatrabaho first of all si Ate Sarah kasi po, yun nga po, I get a lot na medyo hawik po kami at the same time po. Nung bata pa po ako, pinapanood ko pa yung mga movies niya, yung mga kanta po niya, even up to this day po. So, sobrang grateful po ako if magkakaroon po kami ng project together. Tapos sa male naman po, si Kenneth San Jose po, kasi po, World of Dance. Ano po, kasi po, dancer po siya at the same time, kumakanta rin po. So, sobrang talented. So, yun, baka naman. With that, we have a special guest. Charot. Angela? Same po kay Keisha, Catherine Bernardo po talaga yung Daniel Padilla. Kasi simula po talaga bata kami, nasubaybayan po namin sila kung gano'n po sila nagsimula. Simula po nung paglabas nila sa showbiz industry and at the same time hanggang ngayon po, mas tumatanda po sila, mas gumagaling po silang dalawa. Sa male housemates naman. Daniel Padilla po. May housemates! Wala ka niya! Totoo. Totoo daw. Meron ba? Siguro po dahil since... Hindi po. Siguro na si Lance na lang po. One point? One point? Sheena. Sa male house. Ano po? Sa male housemates po, mga work. Ano po, for me, halos lahat naman po sila may ka-love team na dito. So, ipinigay ko po yung tatay ko, si Kuya Bats. So, Batin. Batin. Batin.
Kisha. Ako naman po, of course po, gusto ko po talaga makatrabaho din po sila lahat. Pero, ano po, gusto ko din po makatrabaho si Sho po, si Sho Iji. Kasi nung ano, nung nasa bahay, oh hindi! Nung nasa bahay po kami, na-try po namin na nag-actingan kami sa ano, sa garden area po. Bale, siya po yung tatay ko, tas iyak na iyak po kami dalawa. Just, yun po, parang, maganda po tignan, tsaka yun po, parang gusto ko po makatrabaho si Sho po someday. So maganda tignan na magtasay kayo. So yan po yung mama ko. Gwen? Sa akin po, so since si Kuya Jem, ano din po, usually nakakasama ko po siya, di ba po, pagkakakanta kami, ganun. So kung sa, gusto ko naman po makakaano ng iba, like, si Kuya Batit din po, kasi... Nako! Sabi na eh! Kasi po, di ba kumakanta din po siya, sumasayaw, ganun po. Kaya parang interesado din po ako kung saan kong makipag, ano, sa kanya, makasama sa, ano, in the future naman. And, you know, Shami? Para sa akin, kahit sino sa kanila, kasi yun nga, maganda din naman silang pakisamahan po. Kahit sino po sa kanila, eh, wala naman po akong pinigil. Pero kanina ko, ano yung close? Silang lahat po! Ano sa kanila? Say fun, say fun, say fun. Una nga naging close. Oh my God. Pinakaunang close ko sa lahat ng boys, si Kuya Jem po. Si Jem. Kasi po, sobrang bait niya po. And of course, si Narcy. Ayan po, bukod sa, yan nga sinabi nila, no. Gusto ko rin pong, syempre palalat naman sila, mababait naman silang kuya sa akin. Syempre, kuya ko pa yung mga yan, kasi older sila sa akin. Pero pinaka gusto ko pong makatrabaho talaga si Kuya Jen. Bukod sa pareho kaming mahilig kumanta, yan, kumakanta kami pareho, is siguro, ayan din, yun din yung may similarities din kami sa singing talaga. Like, gusto namin pareho talaga maging musician. Kaya yun, parang nakakatuwa. Yes. Tita K. Thank you. Yeah, thank you. We have a question from Julian Mauricio of Jules Explains It All. Julian. Hi, girls. Hello po! Parang kuya sila. Big brother? Yung question ko is for Angela. Matulog ka kasi on social media eh. Aminin na natin yan, no? A few weeks ago, isang housemate from batch 1 may nakita siyang tweet from an account na sa'yo daw, before ka pumasok ng bahay. Itong housemate na to, yung nakita niyang tweet, parang hindi maganda yung dating sa kanya. So, tweet niya, sabi niya, tatandaan ko to pag nagkita tayo. So, I want to give you the chance to clarify, sa'yo nga ba yung account na yun? Yung tweet ba na yun, ikaw ba talaga nag-post? Mini-mean mo ba yun? May ibang tweets din kasi na nag-surface from that account na parang against ka daw kay Karina and kay Krisa from batch 1. So, hindi na naman kasi fair sa'yo na ma-judge ka based on right, that. Right. So, I want to give you the chance to clarify ano ba talaga yun? Okay ka ba kay Karina and Krisa? Pa-explain lang. To begin with, meron ka bang Twitter account? Yung before po kaming pumasok, lahat po ng social media namin is deactivated. Okay. So, nung paglabas ko po ng app po ng bahay, so, nung pagkakuha ko po ng phone, nandami po talagang pictures na yung profile ko, yung username, and my name po na sinasabi nga po or nag-describe sa iba't iba pong past housemate na alam pong hindi po sa amin yan. Kasi at first po, deactivated po yung account namin before po kaming pumasok, as in lahat po. So choice po namin yan kung i-activate po namin siya after or kung magagawa po kami ng bago. So wala po akong problema, as in wala po akong problema sa kanilang lahat. As in madami po talagang housemates na nadamay.
And since nga po, lahat kami nanggaling and minsan nagkasabay-sabay po kami sa mga callbacks. So, alam din po namin yung patakaran na dapat kung kami po gusto po namin maging housemate. So, bakit po kami magjudge ng kapwa na nagiging housemate ng bahay ni Kuya? So, kung kami man po yung nasa posisyon nun, kunyari po mag-tweet po ako about kay Karina. So, kung ilagay ko po yung sarili ko kay Karina, matutuwa po ba ako na i-judge po ako ng ibang tao? So, ala po sa akin yun. Wala po akong Twitter. So, yung bago ko pong gawang Twitter ngayon, yun lang po yung Twitter ko. And yung past Twitter ko po, matagal na po siya. Okay, ano yung username nung Twitter na ginagamit mo ngayon para wala ng confusion? Correct. So yung Twitter ko po ngayon, official at Angela Tungol, tas dalawang underscore po. Mm-hmm. Kahit ngayon nga po na may official account na po ako, meron po talagang mga posters. Then patuloy pa din po silang nagagawa ng mga kung ano-anong tweets. So binibigyan ko lang po kayo ng notice na kilalanin or tingnan nyo po muna talaga yung account kung official or kung sa housemate po talaga yon bago po tayo mag-judge ng tao. Okay. Speaking of judgments, yung iba mo kasing kabatch, nung nag-guest sila sa Bring It On, tinanong sila kung sino yung sa tingin nilang hindi nagpapakatotoo or kung kanino sila hindi nagka-problema. Medyo nabanggit yung name mo ng madalas. Anong reaction mo doon? And ngayon ba okay na kayo ng lahat ng girls and boys? Napag-usapan nyo na ba kung ano yung hindi nyo pagkakaintindihan sa loob ng bahay? So yun po, yun nga po yung mga guestings na sa Bring It On. Then nalaman ko nga po na yung name ko po yung masyadong maingay noon. Then sa akin naman po wala po akong problema doon. Kasi alam ko po sa sarili ko na mas kilala po namin yung isa't isa na kami po yung nagkasama-sama. So, hindi ko po sila i-judge sa kanilang opinion. Dahil lahat naman po kami, bawat isa po sa amin, may kanya-kanya po kaming opinion. And pag dumating po kami doon sa chance na yon, talaga po dapat din naman po kaming sumagot ng isa. So, kung ako man po yung nasagot nila, tinatanggap ko po to at wala po akong problema. Nakikita nyo po ngayon and tanongin nyo man po kami, hindi po namin siya pinag-uusapan pag nagkakasama-sama po kami. Dahil mas mahalaga po sa amin kung ano po yung napagsamahan namin sa loob ng bahay kesa po yung nakikita namin or nababasa lang po namin na kung ano-ano. Thank you. I appreciated this chance to get to talk to you kasi at least pati yung sarili kong questions about what happened, nasagot mo. Very good answers, Angela. It's a great chance din po kasi talagang now po, hindi ko po nilalagay yung attention ko sa social media dahil ang dami ko pong nababasa, pero wala po kayong dapat ipagkaalala dahil hindi po ako maapektuhan doon. Medyo light naman na question for siguro nakikita mo na rin sa social media yung mga comparisons between you and San from Batch 1 or between you and Sarah Jeronimo. Anong feel? Sino sa tingin mo ba ang mas kamukha mo? Si San or si Sarah G? Kuya Mitch pa si Mono dun eh! Hindi ka nga dito! Alright! Ayan, medyo light naman tayo. Doon po, nakita ko nga po na kung na-compare po ako doon. So, syempre parang natawa po ako, ganun. Kasi first time ko po nasabihan ng ganun. Pero po, at the same time po, syempre nare-respect ko naman sila. Yung sila po, sila Sansan, sila Ate Sarah. At the same time po, nare-respect ko rin po yung mga opinion ng mga ibang tao kasi they have different opinions. So, nare-respect ko na lang. Hindi na lang po ako magre-reply back na ganun-ganun, chuchu. Pero po, ayun po, hindi naman po ako masyadong apektado doon kasi kung ano lang naman po, kawig-kawig lang naman po, hindi naman po talaga ako pinapersonal like that. So, okay lang po. Tingin mo ba yung fact na meron kang kahawig, ibig sabihin ba na mahihirapan ka mag-establish ng sarili mong identity sa showbiz kasi may mga kahawig ka nga? Paano mo gagawin na maging different ka or iset apart yung sarili mo kasi nga may mga kahawig ka? Yun nga rin po, napapaisip po ako na baka sakalang po ako may kilala kapag sinabi ngayon, oh yan yung kamukha ni Sarah, si Sheena, gano'n. So parang for me, opo, napaghirapan ko na po yung place ko na po na ito, na medyo kilala na rin po yung pangalan ko po. So syempre, I still have to work hard kasi nga po the real challenge starts here po sa outside world. So kahit po nanggaling na po ako lang sa bahay ni Kuya, paglabas po talagang patuloy pa rin po ako na tupatin po yung mga pangarap ko para po talagang makikilala na po ako na Sheena, yan yung dancer na yan yung magaling, ganun. Opo. So, ayun po, I think po, kailangan ko pa pong
galingan kumbaga para po mas makilala pa na bilang Sheena po, hindi po bilang kamukha ng ibang artist. Nag-meet na kayo ni Sarah in person? Hindi po. Hindi pa kayo nag-aasam? Bumayasam. Bumayasam ako sa amin. Sige, balitaan mo kami pag nag-meet na kayo sa asap. Okay, we have a question from Jessica Pagiwayan. Go, Jess. Hi girls, ang ganda niyo naman. First, congratulations. Para bigyan ko lang kayong background dun ahead of my question. Ang recent leaders and international organization na gumawa ng documentary film dito sa Pilipinas regarding sa standard ng mga Pilipino na kailangan para maging maganda is maputi ka. Na merong malaki yung may study sila, may mga pinuntahan sila ng clinic. But there's a lot of Filipino women who are willing to inject mercury in their veins. Alam natin, mercury is a toxic chemical na delikado sa health na nakakamatay siya. So para kasi, yun nga eh, diba, nasakop tayo for how many years na yung mestiza is beautiful for us. Kaya ano yung stand nyo when it comes to this? Para ba sa inyo na ang pagiging maganda ay pagiging maputi o ang... Ano opinion niyo diyan, Narcy? Para sa akin po, sa kulay kong to, yung morena ko pong kulay, ito nga po, which is medyo maitim ako, diba? Yun po. Para sa akin, hindi naman po basehan ng ganda yung kaputian or kaitiman ng isang tao. Kasi, lalong hindi magiging maganda ka kung magpapaturo ka ng kung ano-ano, gagawa ka sa sarili mo ng kung ano-ano para lang gumanda ka. Kasi, di ba po, ayun nga, sinabi niya na toxic yung sa katawan kasi masama siya. So, lalong hindi maganda yun. Para sa akin, hindi naman natin binibase sa kung anong kulay ng tao or sa kung anong yung kumaitim or maputi. Di ba? As long as nabubuhay tayo. Ayun lang, para sa akin. Kasi yung kaputian naman ng isang tao, hindi naman nag-define yan kung maganda ka or hindi. Very true. Nasa paniniwala lang natin yan na kapag maputi ka, ibig sabihin maganda ka, di ba? May ibang yung kadalasan sa mga tao, kahit may itim sila, magaganda sila. Ayun. Yes po. Ayun, para sa akin, ganun po. Yun lang. Thank you so much, candidate number one. Let's move on to candidate number two. Para sa akin, hindi naman po natin kailangan magpaputi para masabihan ka na maganda ka or hindi din natin kailangan na baguhin natin yung sarili natin para masabihan ka na maganda. Ang binibase po doon yung ugali po natin. Dapat may maganda kang ugali para mas lalong maganda sa paningin ng isang tao po. Thank you so much, candidate number two. Let's move on to candidate number three. Yung sa akin naman po, ang opinion ko lang po is mas magandang tanggapin mo po kung ano yung binigay sa'yo ni God. Kasi, syempre po, each and every one of us is a beautiful creation of God na dapat pinapahalagahan natin yun and right, tinatanggap natin po yun. And para sa akin po, hindi naman po basehan sa puti or sa itim po yung pagiging mabuting tao. Depende po yun sa attitude. Yun po. And syempre po, mas mahalaga po, di ba po nasabi po niya kanina na hindi po talaga safe yung paggamit ng mercury. Correct. Sa akin po, mas importante pong unahin natin yung kalusugan kaysa sa pagpapaganda po. Yan po, thank you. Thank you so much. Candidate number four. So, yung masasabi ko lang po yung opinion ko about dito po, hindi po basehan yung skin color po natin. Yung if maputi ka or morena, yung sa akin na po, parang love yourself kung ano ka, maganda ka. So yun nga, love yourself kasi tayo naman lahat unique and yun po. Agree. Candidate number five? For me naman po, we have different kind of beauty naman po at saka hindi lang naman po binibase yung pagiging maganda sa physical appearance, syempre pati rin po sa loob kung maganda yung attitude mo kasi kahit sabihin mo, oh, sobrang ganda niyan, pero yung attitude niya maldita, so X po siya, so ganun. So for me, I don't mind naman po talaga yan, mga kulay-kulay, mga physical appearance kasi nga po, it's a blessing from God, so be thankful for it po.
Correct. Candidate number 6? Yun din po, tulad po ng sabi nila, hindi naman po batayan yung kulay ng isang tao para sabihan natin na maganda ba siya o hindi. Pero para sa akin po, lalo na sa ating mga Filipina, na ang original kulay po kasi natin is morena. So, dapat po para tumaas yung sariling atin, mas kinikilala po natin kung ano po yung pagkakakilanlan natin. So, kung sa ibang bansa or international po, ang ganun po yung batayan nila na kailangan maputi. Pero sana po, sana sa sarili po nating country or sa Pilipinas, since doon po tayo nakilala, dapat po mag-stay tayo sa kung ano tayo. Point well taken. Actually, yung mga foreigners, gusto nila yung kulay natin, di ba? Kasi exotic. Tsaka yung ibang mga nagpupunta sa Boracay or Batanes, sila nga nagsasunbathing, di ba? Talaga nagbibilan sa araw para Batanes. Batanes. Di ba? Okay. Jessica? Isa na lang, since ito nga, malaki na yung following nyo, yung mga social media account nyo is verified na. Alam naman natin how toxic social media is, especially sa mga artista or sa mga batang kagaya nyo. How do you guys handle social media toxicity? Yan po. Yung bashing. Yes. Yan nga po. Siyempre, pagbukas po natin ng accounts natin sa social media, hindi naman po talaga mawawala yung mga talagang kahit anong magandang pakita mo or kahit anong